Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Mga Pops, sa unang gabi ng ECQ Season 3, kwento ng tapang at pagmamahal sa bayan pa rin tayo. At walang ibang panggagalingan yan kundi sa isang atletang Pinoy na unang nagbigay sa Pilipinas ng ating kauna-unahang Olympic medal taong 1928. Ang swimmer na si Teofilo Ildefonso na nakakuha ng bronze para sa 200 meter breaststroke. Pero hindi lang isa kundi dalawang beses, mga Pops, magkasunod na nangyari yan. Matapos sa 1928 Olympics sa Netherlands, naka-bronze ulit si Ildefonso sa 1932 Los Angeles Games. At lahat yan, kahit walang formal na training at walang ka-coach-coach. Pinanganak sa Pidig, Ilocos Norte noong 1903, si Ildefonso ay natuto lamang lumangoy sa ilog. At noong nag-enlist sa military noong 1920, ay nag-practice sa mga swimming pool ng mga kampo. Sa Pilipinas, hindi siya masyadong kilala, siguro, pero sa mga European textbooks, sinuturing si Ildefonso na the father of the modern breaststroke. Dahil sa kakaiba niyang paraan na bumago sa estilo ng paglangoy. Mas may hagod raw sa taas ang kanyang breaststroke kesa sa ilalim ng tubig na nakagawian sa panahong yun. Dahil sa kanyang bilis at natatanging technique ay tinawag siyang the Ilocano Shark. Pero hindi dyan nagtatapos ang pagsisilbi ni Ildefonso sa bayan. Mga Pops, nung sumiklab ang World War II, umakyat sa rango ng teniente sa 57th Infantry Regiment ng Philippine Scouts si Ildefonso. At isa siya sa mga libo-libo mga sundalo Amerikano at Pinoy na pinahirapan ng mga Hapon sa Bataan Death March. Pero isang officer sa Japanese Imperial Navy na si Yoshi Tsuruta na naging kaibigan niya noon sa mga swimming competitions na sinalihan niya, ang nabalitaan ang nangyayari sa kanya at agad na inuutos ang pagpapalaya kay Ildefonso. Mga Pops, may dalawang bersyon ang sumunod na nangyari. Isa rito ay nung nakarating ang utos, ay namatay na raw si Ildefonso sa isang Japanese concentration camp. Ang isa naman daw ay natanggap naman talaga ang order ni Tsuruta, pero tumangging umalis si Ildefonso at mas pinili na lang na samahan ang kanyang mga sundalo sa kulungan. Siya ay 39 anyos lamang. Mga Pops, ano man ang tunay na nangyari sa loob at labas ng larangan ng palakasan, sobra-sobra talaga ang kabayanihang inalay ni Ildefonso sa bayan. Mabuhay ka, Teofilo Ildefonso, ang dakilang pating na Ilocano. At yan ang headlines noon, history ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita.